Lasan mga kapamilya, sinasabi natin kapag nag-aaral tayo o may ginagawa tayo, nagsusunog tayo ng kilay. Pero literal, marami sa mga kapamilya natin, meron din nakararanas na talagang nababawasan po ang buhok sa kanilang kilay at maging sa kanilang mga pilikmata. Sa ngayon, sa panahon ngayon, sa technology na meron tayo ngayon, hindi na masyadong problema yan, no? Dahil meron na rin tayo mga iba't ibang mga beauty eye care facilities na gumagawa ng mga procedures, gaya na lang po ng eyelash extension, eyebrows tattoo, maging yung permanent eyeliner. Aba, gumagawa na rin yan, may gumagawa na rin yan. Pero, mga kapamilya, may medical research na ginawa sa posibleng epekto ng mga ito sa ating pong mga mata. Kaya naman alamin natin kung ligtas ba, safe po ba sa ating mga mata itong mga naglipa ng mga procedures na ito ngayon. Pag-usapan po natin ngayon ang pros and cons ng beauty eye care kasama ang ating eksperto. Welcome to Daily Dos, Dr. Edgar Leuenberger, ang Associate Professor ng Ophthalmology and Chief of Glaucoma Service at the University of East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Dr. Egay, maganda umaga po sa inyo. Hi Liza, good morning. Good morning to everyone and all your listeners. Good morning po, Doc. So, ito po, unahin na natin ito. Yung, ito kasi yung nag-ano sa akin, ito yung una kong napansin dito, yung eye tattoo. Ang ink po ba na ginagamit sa pagtatato ng eyelids o kilay ay safe po ba sa ating mata? Yeah, actually, Liza, mahirap sabihin in general, but gusto namin masagot yung tanong na yan, kaya gumawa kami ng pag-aaral. Noong 2020, kinumpara namin yung mga pasyente na walang eyelid tattoo. Yung eyelid tattoo, ibig sabihin yung nilalagay natin na eyeliner, na tuwing umaga ay kinakabit, paggabi tinatanggal. Doon natin dinadaan yon, ginuguhitan kung saan nagmumula yung eyelashes, naglalagay tayo ng eyeliner. So, kinumpara namin yung mga pasyente namin from 20 to 80 years old. Pumili kami ng 40 patients na walang tattoo at pumili kami ng mga 40 patients na may tattoo. At kinumpara namin kung ano talaga ang nangyayari sa mata, no? Pagka nilagyan ng ink. Kasi yung tattoo, ang pagkabit kasi niyan, Liza, merong needle na ginagamit na merong may ink, no, na itim o kung anong kulay, at saka dinidiin, tinutusok-tusok ng maliliit yung ano, yung eyelid margin natin, no. So pag tiningnan niyo yung mga pictures na yan, ang advantages niyan, syempre, lalo na pagka nagmamadali ka, pagising mo sa umaga, meron ka ng eyeliner, no? So hindi mo na kailangan ikabit kasi permanent siya, no? Ang isa pang advantage, napaka-convenient niya, hindi mo na kailangan tanggalin, no? Ang disadvantage na pansin namin, napakataas ng incidence ng dry eye, no? So lahat ng mga beauty implements na ginagawa natin, meron tinatawag na trade-off, no? So maganda nga tayo, convenient, may nakaguhit na eyeliner, pero may kapalit yan. So nakikita nyo dito, mukha siyang maganda dahil permanent na siya, no? At wala kang gagastusin in the long term. Pero dry eye is twice as common, no? So you have parang 200% chance na magkaroon ka ng dry eye at mga infection sa eyelid margin, no? So yun ang kapalit ng beauty, no? Marami kaming tiningnan na mga aspects, pero in effect, yung downside talaga nito, mas marami kang mararamdaman na irritation, malagkit ang mata, nagluluha, makati, no? At mas common siya dun sa mga pasyenteng may nagpalagay ng eyelid margin tattoo, no? So, yun ang mga pag-aaral na ginawa namin kasama ni Dr. Joanna Garcia, Paul Gomez, Tommy Chu, at si Char Noguera noong 2020. Doc, kapag po naglagay ka na ngayon, sa mga nanonood ngayon na meron na po silang yung tattoo dito po sa mata at maging po sa kilay, ano po sa tingin nyo ang po pwede naman yung mai-recommend na gawin nila para kahit papano po i-malesen yung mga side effects nito like yung dry eye? Number one, Liza, dahil ang mga simptomas nga, makati, malagkit, nagluluha, at parang irritated at medyo lumalabo ng madalas, no? So mas maganda kung pasuri na nila sa specialista. Yun ang first step. Pupunta sila sa eye clinic, punta sa ophthalmologist, at gagawa nila ng tinatawag na dry eye test, no? So meron mga dry eye test na ginagawa at tinitingnan namin sa microscope
kung ano yung effect ng mga tattoo dahil hindi nyo na pwedeng tanggalin yan. No? Merong mga dermatology experts na gumagamit ng lasers para tanggalin, pero hindi ganun ka-common yung practice. At syempre, dapat maingat na maingat yung pagtanggal ng tattoo at kailangan protection yung may ginagawang protection against damage sa eyeball. So, in effect, parang yung mga tao na merong tattoo, they have to live with it, no? Kung meron silang expert na mahanap na makakatanggal ng tattoo, then mas maganda, no? Pero ang ginagawa namin diyan, pinapatakan ng artificial tears, no? So dahil mas madalas nga ang dry eye sa mga pasyenteng may eyelid margin tattoo, mas madalas yung artificial tears, yun nabibili at nare-reseta ng mga eye doctor, at saka babawasan yung screen time, no? So lagi tayo nakaharap sa cellphone, nakaharap sa TV, tablet, computer. The longer you stay in front of those devices, the more magda-dry eye, lalo na kung may tattoo, no? Sa mga environmental factors, very dry environment, dusty, nagpupuyat, at lalo na sa diabetics, kung napakahilig niyo kumain ng matatamis, mas mataas yung incidence na magkaka-irritation sa mata. At very common din ngayon, Liza, yung mga pets, no, sa bahay. Of course, hindi naman natin pwedeng paalisin yung mga pets kung napamahal na sa atin. Kadalasan kasi yung mga napapansin namin ng mga irritation sa mata na hindi gumagaling sa mga eye drops. Kuminsan, katabi pala nila matulog yung pets nila, no? So, napakaraming irritants na pwedeng mapunta sa mata dahil sa pag-interact with non-humans or pets. No? Doc, sabi nyo kailangan mong pumunta sa doktor para masilip yung mata mo, tapos bibigyan kanya ng eye drops na i-recommend. Ipapaano po, Doc, kung sabihin na natin kung nari wala kang budget tas for that day, tas hindi mo na talaga kaya. Ang ating po ba mga over-the-counter eye drops, safe naman po bang gamitin? Safe naman siya. Non-prescription medicines yan. Kailangan nyo lang ng prescription kung gusto nyo maka-avail ng 20% discount sa mga seniors natin. No? So, pag pumunta ka sa pharmacy, sasabihin mo, meron ba kayong artificial tears? So, papipiliin ka sa iba't ibang mga brands. So, kahit isa doon, okay lang naman. Kaso lang, Liza, a warning lang na yung mga eye drops na yun will constitute only about 20% of the treatment. No? So 80% talaga ng treatment manggagaling doon sa pagbawas sa matatamis, pagbawas sa pagpupuyat, pag-iiwas sa mga alikabok na lugar, contact with pets, at yung too much screen time. No? Alam naman natin, maraming telenovela, games, YouTube videos, nai-irritate talaga ang mata. At we need to rest our eyes more. So 80% of the treatment will really come from just resting your eyes, closing your eyes. For every 1 hour of use, pinipikit natin yung mata natin ng at least 1 minute, no? Para nakakapahinga yung mata. And then on top of that, pwede na natin patakan ng artificial tears. Ang isa sa mga effective ways pa ay lagyan nyo ng warm compress, parang kuha kayo ng bimpo na malinis, diligan nyo ng maligamgam na tubig, tapos every night bago kayo matulog, pwede nyo ipatong sa both eyes niyo for 1 minute, no? Nakakatulong yun sa pagluwag ng mga secretions, ng mga oil glands, no? Kasi yung mga tattoo, pagka naipasok na yun ng needle sa eyelid margin natin, kinakain yun ng ating mga soldiers ng katawan o tinatawag na macrophages. Kasi foreign body ang tattoo ink, no? So habang kinakain ng mga cells natin, yung foreign body, pati yung mga healthy cells na nakapaligid dun sa tattoo, nadadamay. Kaya nasisira yung mga masisela na oil glands nandun sa, na matatagpuan mo sa base ng eyelashes. No? So, mas maganda kung huwag nyo talagang pagalawin yung mata ninyo kasi napakadelikado ng mga pyesa dyan. Nakakatawa kasi nagbigay ka rin ng tips talaga, Doc, na yung paglalagay ng warm compress sa mata. Yeah, warm compress. Warm compress, iba't ibang mga procedures na I feel na kahit wala kang tattoo sa mata, magandang paraan yan. Correct. Para maingatan mo lang din talaga po ang kalusugan ng inyong mata. Ang tanong ko lang po dito, Doc, yung, di ba, yung lifespan nitong tattoo dito sa mata. So, masama po ba yung palagi ang pagre-retouch ka muna nung eyebrow tattoo, yung ganun? Actually, Liza, dalawa yun, may eyebrows na tinatato natin. Meron din yung eyelid margin, yung sa paligid mismo ng eyelashes. No? Yung eyebrows, walang problema kasi parang skin tattoo lang yun. Oh, ang mas maselan,
yung eyelid margin tattoo kasi napakaraming sensitive glands na nakapaligid dyan. No? And with time, mapapansin ninyo, halimbawa nagpatato kayo ngayon, after 10 years, dahil sinasabi ko nga na mayroong mga cells na kinakain yung ink, unti-unting nag-fade yung tattoo. No? So, ang kadalasan sinasabi ng mga pasyente ko, Dok, ang tagal na nitong tattoo ko, 20 years na, 40 years na. Pero ang napansin nga namin, the longer the tattoo has stayed in your eye, the more damage it did already. No? So, yung mga nagpatattoo last week, may mamamaga ng konti, pero hindi pa nila mararamdaman yung side effect until about mga 5 to 10 years later kung saan yung mga cells ng katawan ay naggumawa na ng pagkasira doon sa mga nakapaligid na masiselang parte. No? So I advise kung may tattoo na kayo, huwag nyo na pa-retouch. No? Kasi pag pinaretouch nyo, syempre, dadagdag na naman yun doon sa problema. Habang tumatanda kayo, unti-unti kasi nagda-dry talaga ang mata natin. At kadalasan, yung mga nagkakaedad, sila rin yung nagpapatattoo. No? So, yun ang evidence na nakita namin sa study namin. Although 80 patients lang ito, hindi namin pwedeng i-generalize sa lahat ng mga pasyente. Kasi may mga pasyente may tattoo na wala namang problema. No? Pero doon sa mga nakita namin sa 80 patients, in comparison doon sa walang tattoo, meron silang two-fold chance. Kung may tattoo ka, meron kang two-fold chance na magkaroon ng severe dry eye, ang tinatawag natin meibomian gland disease, yung parang hindi na gumagawa ng oil yung mata at kaunting luha na lang yung ginagawa. Kung meron pa, yung defective pa na luha. No? Alright. Maraming salamat po sa oras ninyo at sa tips po na inyo pong binigay sa amin ngayon sa kung paano po namin pangangalagaan ang aming mga mata. Sabi nga lang, ito yung ating windows to our yes. soul, sabi nila. Let's protect that window, mga kapamilya. Maraming salamat po sa oras ninyo, Dr. Egay. Welcome, Liza. And thank you for listening to all the listeners. Alright,